Hi guys! May nagtatanong dati kung ano daw yung mga projects na ginagawa namin pag gumagawa kami ng application. Kaya yun yung pag-uusapan natin sa video na to. Ganito pala guys yung naming convention namin. Yung first word is yung client name, yung second word naman is yung pangalan ng application. Tapos sa loob niya is andyan na yung mga projects. Tapos bawat isa is may kanya-kanyang ginagawa or purpose. Tapos yung convention niya is client name, application name, tapos yung purpose ng project. Bali ito yung domain. At madalas ito yung unang ginagawa. Kasi ito yung pinaka-heart ng application. Tapos wala siyang dependencies sa other project. Ibig sabihin, gagana siya kahit mag-isa lang siya. Bali dito na nilalagay yung business-related na mga logics, process, validations, at marami pang iba. Kaya kung titingnan natin yung laman ng project is meron tayo ditong contracts para sa mga interfaces, aggregates, value objects, tapos services. Tapos pwede pa kayong maglagay dyan ng marami pa na business related. Tapos minsan pag lumalaki na yung project tapos dumadami na yung services, eh ginagawa namin to ng sariling project. Tapos yung common na laman niya is yung mga services lang, okay naman mga service facades. Tapos pag okay na yung domain tapos services, yung next naman na project na ginagawa namin is yung para sa infrastructure. Balito yung nakipag-communicate sa external na mga resources. Pwedeng via hard desk, API, database at marami pang iba. Kaya kung titingnan natin yung laman ng project niya is meron tayo ditong folder na HTTP para sa FTP, API integration, tapos meron tayong file system para sa mga XML, JSON at marami pang iba. Pero yung pinaka-common talaga is yung database. Kaya dito is meron tayong context para sa mga database natin, tapos yung entities naman para sa mga database models, tapos repositories naman para sa mga query or CRUD operations natin. Tapos yung repositories natin dito is implementation lang ng contracts or interface natin galing sa domain natin na project. Kaya may dependency yung infrastructure na project sa domain na project. Next naman, pag okay na yung infrastructure, yung next na ginagawa namin project is yung core naman. Bali dito namin pinapagtagpo-tagpo yung services, infrastructure, tapos yung domain. Kaya dependent to sa mga project na yon. Tapos dito is may sarili din siyang output na models. Tapos dito is meron din tayong queries. Tapos yung nag-handle ng queries. Tapos commands. Tapos yung nag-handle ng mga commands. Tapos yung next naman na gagawin is yung para sa application services. Bali ito yung pinaka-bridge ng application natin or yung web application papunta sa core natin na project. Kasi yung application natin is dapat wala siyang pakialam kung ano yung ginagawa mga process behind the scene. Yung importante lang is alam niya yung input tapos alam niya yung output. Bali, decoupling yung tawag namin yan guys kasi more on abstraction yung ginagawa namin. Bali dito is meron tayong utilities na pwedeng gamitin ng application tapos security naman para sa authentication and authorization. Tapos yung next naman is DTO or yung data transfer object. Bali ito yung model na gagamitin para sa input or di kayo naman sa output ng application natin. Tapos yung next naman is gumawa ko dito ng web API. Optional lang naman to kung gumagawa kayo ng web application. Pero since uso na ngayon yung mga front-end framework, kaya madalas is may web API na pag gumagawa ng web application. Bali yung pinaka-project talaga na makikita ng mga end user is yung web UI natin na project. Bali dito na nakalagay yung para sa mga HTML, CSS, JavaScript at front-end framework. Bali ito lang guys yung project kung saan involved si front-end developer. Pero involved pa rin naman dito si back-end developer. Mas matrabaho nga lang si back-end kasi yung other projects natin is siya lang yung mag-handle niyan. Kaya siguro mas malaki yung sahod ng mga back-end kaysa sa front-end. Pero syempre mas malaki yung sahod ng full stack kasi ikaw mag-handle ng lahat. Tapos yung lahat pala ng projects natin dito is pwedeng gumagamit sila ng framework ng company. Dito kunwari sa demo natin yung name ng library is phrasemarteha.library. Tapos may sarili din siyang unit test to make sure na hindi masisira yung library pag may idagdag or baguhin si developer. Tapos ganun lang din guys yung ginagawa namin sa mga projects. Bali bawat isa dito is may kanya-kanyang unit test na project. Tapos yung naming convention niya is the same lang sa project name tapos may postfix na lang kami na test na nilalagay sa bawat project na unit test. Yung purpose ng convention na yan is para madaling hagilapin yung mga unit test sa bawat project. Bali ito guys yung simple namin na project structure pag gumagawa kami ng web application. Pero minsan dito sa project is nagdadagdag din kami para sa desktop application o kaya naman mobile application. Tapos sa actual na project, syempre mas marami pa kaming projects na nilalagay sa isang solution. Tapos yung approach pala na ito guys is naka-monolithic pa to. Pag naka microservices pa yan, eh mas marami pa yung project na involved sa isang solution. Pero at least dito is magkakaroon na kayo ng idea kung paano namin hinahandle yung mga projects pag hindi ganun kalaking application. So yun lang!